amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo, at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos puso ang aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan, bilang online media broadcasters, mga mobile journalists, at sampu ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal, at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan. Tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manunood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ang aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyung dapat abangan sa Kamaong Asero. PNP patuloy ang pagbabantay sa mga eskwelahan nationwide hanggang next week. Senado nakatakdang aprubahan daw ang mandatory ROTC at iba pang nabimbing bills ngayong araw. LTFRB pinahihigpitan ang pagpatupad ng student fair. Pag-aproba sa panukalang proteksyon sa mga human rights advocates, makasaysayan. Duterte, sinertipikahang urgent ang tatlong economic bills. National Unity Party, suportado si Cayetano bilang susunod na House Speaker. Palacio, ipinaubaya na sa PCGG ang pag-auction sa Marcos Jewelries. Pambabastos ni Erwin Tulfo sa DSWD Head, pinalaga na rin ang grupo ng mga generals. Tatlong minor de edad, ginang rape ang 23 anyos na ina. Sanhi naman ang leptospirosis, police patay sa Davao. At sa NBA Championships, Thompson peligrosong wala sa Game 3 at dahil injured, Lonnie out na sa finals. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Ano na ba ang dapat prioridad ng mga bagong halal sa gobyerno? Repeat, ano na ba ang dapat prioridad uunahin ng mga bagong halal sa gobyerno? Mula po sa konsehal, vice mayor, mayor, congressman, provincial board member,
city councilors, city mayor, city vice mayor at mga gobernador. Ayan, up to the senators. Ano na dapat o ano na dapat ang kanilang prioridad? Effective July 1 na sila po'y uupo na sa kanilang mga upuan. Magandang gabi na po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dacame. Welcome po sa pangdaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. At ito po'y napapanood po ng napakaliwanag sa buong mundo. At tayo po'y isinasahim papawid din nationwide ng Pinoy Extreme Channel Television. Patuloy po tayo nagpapasalamat sa management ng Pinoy Extreme Channel TV. Kasama po natin ang buong puwersa ng Leader News Philippines at ang Pinoy Extreme Channel. Ang ating programa po ay pinalilipad na mga suki ni Broadcast Officer Clarence Andaya. At ang buong puwersa po ng ating News and Current Affairs Department, mga suki. Habang ang ating Operations Director, Engineer Oliver Licop ay nakaremote po ngayon together with our Creative Director, Mark Anthony Reynoso. Ulitin natin ang ating survey question, mga kapatid. Ano na ba dapat ang prioridad ng mga bagong halal sa pamahalaan? Ang ating mga telepono po ay 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Huwag niyo pong kaligtang ilike ang ating FB page ng Leader News Philippines. I-follow, mag-comment at i-share po ninyo ang ating FB page. Of course, yung ating live video para marami po ang nakakaalam sa mga totoong nangyayari sa ating bansa. Happy birthday muna sa mga may birthday sa araw pong ito. June 4. Kabubukas pa lamang po ng klase ng eskwela po ng mga estudyante natin. Immediately bukas, June 5 ay holiday na naman. Pag sinabing holiday, di wala na naman pasok, ano? Eid al-Fitr. Yan naman po ay pagrespeto ng gobyerno sa ating mga kapatid na Muslim na magdiriwang po ng kanilang okasyon bukas. Magandang gabi kay Manoy Jenbert Brucales dyan sa Canada. Ayan, dun po sa mga nais sumali sa ating palatuntunan, ano po ang dapat ng prioridad ng mga bagong halal sa pamahalaan o sa gobyerno? Bumoto ba kayo nung eleksyon, mga suki? Kami honestly, dahil po sa aming mga trabaho, na-assign tayo sa malayo at medyo na-busy rin tayo, hindi tayo nakapag-avail ng absentee voting, yung mas magang voting para sa media. So sabi ko, next election na lang tayo boboto ulit. But kami po ay may talagang mga piniling sinusuportahang mga kandidatong matitino na wala pong perang pinag-uusapan. Ganun po kami dito sa Leader News Philippines. Hindi po tulad ng ibang mga media network na talagang bago i-ere sa kanilang himpapawid ay katakot-takot na kontrata, katakot-takot na pirmahan para matiyak na ang kanilang mga kliyente ay magbabayad. Sa amin po, walang ganun eh. We wholeheartedly supported people or candidates in the past election according to our belief that they are so much qualified and they will sincerely serve the interests of the Filipino people. Yan po ang Kamaong Asero, ang programang hindi po mayabang, ang programang hindi po kailangan magmura para makatulong. Pero ito po ang programang inirerespeto po ng tao, Kamaong Asero, nakakatulong sa mga kababayan natin kahit wala pong kayabangan sa katawan. Tuloy na po tayo. Bueno, unahin po muna natin ang report ni paring Jojo Sikat live mula po sa Senado. Senado na booking daw ang sinasabing early transmission ng mga boto bago pa maghalalan. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan. Atid na sa atin ni partner Jojo Sikat live mula sa Senado ng Republika ng Pilipinas. Yes, paring Jojo, ano ba ang natuklasan ng Senado? Go ahead. Lumabas dito sa Joint Congressional Oversight Hearing ukol dito sa 2019 midterm election na nagkaroon nga ng early transmission ng data
Ayon dito kay Jeff D., isa sa mga IT expert na humarap nga dito sa pagdinig ng Senado, nangyari itong early transmission bago pa man yung panahon ng mabilangan noong May 3 hanggang May 9 ng alas 3 ng hapon. Bagamat hindi pa umano nila matukoy kung nakaka-apekto ito sa bilangan, may tuturing pa rin iyong mali dahil sa panuntunan ng Commission on Election na bawal yung maagang pagpapadala ng data. Isa sa mga lugar na may dobling pagsusumite ng data ay sa may Libon, Albay, kung saan sinusuri na kung ano yung dahilan ng nasabing pangyari. Tinitiyak naman itong city na sa huli ay malalaman pa rin kung may anomalya sa early transmission kapag natapos na ang kanilang pagsusuri. Sinabi rin ni Dean na nagkaroon ng SD card swapping sa mga pumalya na SD cards ng voted counting machines noong araw ng halalan. Subalit hindi rin nila matukoy kung posibleng may laman na itong SD card na ipinalit at kung posibleng makaka-apekto ito sa resulta ng halalan. Ito si Jojo Sikat Tagula para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Yang isyu niyan dapat maklaro ng todo po yan sapagkat may mga natalo pong kandidato na naniniwala at napakalakas po ng kanilang paniniwala na sila po ay naguyo na naman, nadaya na naman. Isa po dyan sa sinusubaybayan po natin si Attorney Glenn Chong. Although doon sa ranking, ang mga malalapit talaga ay sino-sino. JB Ejercito, Mar Rojas, yun ang mga kwan 13, 14, 15, 16 eh. Sino pa? Si... Naibalita na yan, ano? Pero ang naghahabol talaga dahil matagal nang may nalalaman daw na mga anomalya, especially using the VCM, yung Voters Counting Machine ng Smartmatic na pinatatakbo po ng COMELEC, na ang COMELEC naman po ay nasa ilalim ng gobyerno, ay yan po ang pumapalag. In fact, kanina may mga organisasyon na nag-file pa rin po ng petisyon at in fact may grupong nagbabanta, ang grupo ho ng Mata sa Balot ay nagbabanta po na magsasampa ng impeachment case laban po sa mga opisyal ng COMELEC sa kanilang paniniwala na nagkalokohan na naman sa nagdaang eleksyon. Kaya lang highly debatable ito kasi alam niyo po lahat ng kandidato po ng administrasyon nanalo. So what does that mean? Ang ibig bang sabihin noon ay nakinabang sa dayaan yung mga kandidato ng administrasyon, kandidato ni Pangulong Duterte? Ayan, kailangan linawin talaga. But you know, kapag ka may mga ebidensya, may mga testigo, that merits a thorough investigation. Yan po yung sa atin dyan. Ano? So, yung mga may sapat na ebidensya, may sapat na witnesses, ay palagay ko ay karapatan po nilang madinig o magkaroon ng araw na sila'y dinggin sa anumang korte o especially po dyan sa Commission on Elections. Tuloy tayo! Ano ba dapat ang prioridad na ng mga bagong halal ng gobyerno? Prioridad ba nila ang isipin kung paano makababawi sa mga ipinambili nila ng boto? Naknang kagawa, ang sabi po ng COMELEC sa nagdaang eleksyon ay mas tumindi ang vote buying. Yan po ang napakatindi, ano? Na reflective din kung anong klase na tayo mga butante, tayo pong mga Pilipino. Ulitin ko ha, COMELEC ang umamin at lahat tayo, mga buhay na saksi, na talagang talamak na talamak ang mga bilihan po at pagbebenta ng boto nung nagdaang halalan. Hindi po mangyayari ang vote buying, una kung walang mamimili at kung walang tatanggap, walang magbebenta ng boto. Nakokonsumate po ang vote buying sa sabwatan nang bumibili at nagbebenta. Ayan, so ano na bang klaseng mga butante tayo? Are we matured electorate kumpara sa ibang bansa? Or tayo po ay talagang talamak na masasabing parehas,
politiko at butante pare-parehas mga korap. Ayan, so pasagutin nga muna natin ang ilan sa ating mga kababayan. Ano na dapat ang prioridad ng mga bagong halal sa gobyerno? Narito po ang tinig at mga kababayan nating sumagot sa ating survey question sa araw pong ito. Ate, magandang hapon po. Ron po ng Leader News Philippines. Meron po kami survey question. Ito po yung tinatawag na tanong sa bayan. Ano po ang dapat gawin ng mga bagong halal na politiko sa gobyerno? Ang dapat kong ng politiko sa gobyerno, katulad ng mga nangangailangan, katulad ng mga kabataan ngayon, mga naghihirap, mga nasaraan, tapos mga sa hospital, mga kailangan. Ito po kailangan itulungan. Ayan dapat ang mga prioridad nila, no? Paano po yung mga ano, 'di ba, bawat isa is merong tinatawag na yung plataforma. Dapat ba nilang tuparin 'yon? Dapat po. Kasi ayun. Oo nga. Kung sila nakuha nila yung dapat eh. Ayun yung karapatan naman ng may hirap na tumulong sa kanila. Dahil nakaupo sila, hindi nila. Okay. Salamat, Ate. Palagay niyo ano sa tingin niyo ang dapat na maging priority ng mga bagong halal na mga elected officials sa ating bansa? Dapat po sir, ang kauna-unahan nilang gawin sa mga may hirap. Anong gagawin sa po sa education at sa kalusugan? Bakit po? Siyempre, wala silang pera eh. Basahin ang priority nila unang gawin sa mga selected officials ng Pilipinas. Okay, maraming salamat po. Sa palagay niyo, ano po yung dapat na priority po ng mga bagong ano, bagong luklok na mga elected officials sa ating bansa? Siguro traffic sa ating mga candidates. Bakit po kaya? Number one, nakakasagabal. Una-una sa ating pagtatrabaho. Lagi tayo na maalis na maaga, late tayo pag-uwi. Ubus oras. Ubus na kakumita maaga para sa pamilya, late na, gabi na, dahil sa sobrang traffic. Lalo dito sa FPIP. Okay, salamat po. Excuse me lang, no. Magandang hapon. Meron kaming survey question ngayon, sir, sa Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Ang tanong namin ay ano ang dapat prioridad ng mga bagong halal na politiko sa ating gobyerno? Ayun, sir. Pakisagot mo na po. Ang dapat po ay ano, yung mga platformang pinangako nila sa tao, yun ang dapat tapatin nila. Ayun. Kung ano yung bawat platforma ng isang politiko nung nakaraang eleksyon. Okay. Ano pa, sir? Ano pa masasabi mo sa kanila? Siyempre, yung pangako nila, yung paggawa ng batas, di ba? Oo. Oo. Ayun lang, sir. Apa. Maraming salamat po. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mas malakas pa yung ingay kaysa sa boses ng gwardiya. Oo. Lalo na hindi niya gumawa ng batas. Sige. Tuloy tayo. Ano na ba ang dapat prioridad ng mga bagong halal sa pamahalaan o sa gobyerno? Magbe-break tayo saglit, ano? At babalikan ko po kayo mga suki. Kayo po ay welcome lahat dito sa ating palatuntunan. You can join us, you can join me in discussing this issue by calling us dito po sa studio 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Balikan ko po kayo pagkalipas ng ilang sandali. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.